Juan Manuel Marquez may binunyag laban kay Floyd Mayweather. Nagbigay ng reaksyon si Marquez dahil sa premature stoppage na ginagawa ng referee na si Tony Wick. Nasangkot sa mga controversial stoppage si Tony Wicks tulad sa naging laban ni Ismael Barroso at Rolly Romero. Sinundan pa yan sa laban ni Beryl Ortiz versus Frederick Lawson. Para kay Juan Manuel Marquez, hindi na raw bago yan kay Tony Wicks. Dahil noong laban daw ni Marquez kay Floyd Mayweather, bawat round nagtatanong daw itong si Tony Wicks kung ititigil na ang laban. "When Tony Wicks did his job when I was fighting Mayweather, in his of the round, he tells me, shall I stop the fight?" Nagtataka raw si Marquez bakit gusto ipatigil ni Tony Wicks, hindi naman daw siya tinatamaan na malakas. Nakaka-pressure daw ang ginagawa ni Tony Wicks dahil bawat round tinatanong kung pwede na itigil ang laban. Yan daw ang naging karanasan ni Marquez dito kay Tony Wicks. Kaya hindi na nagtataka kung bakit nasangkot sa mga controversial stoppage. Nangyari noong 2009 ang laban ni Marquez kay Mayweather. Natapos ito sa unanimous decision. Sinabi ni Marquez sa isang interview, mas mahirap daw ang estilo ni Mayweather kumpara kay Pacman. Yung movement daw ni Mayweather mahirap kumonekta ng suntok, kaya mas mahirap ang style ni Mayweather. Tingin ko mga tol, mas nahirapan talaga si Marquez kay Mayweather dahil kailangan baguhin ni Marquez ang estilo laban kay Floyd. Hindi katulad sa laban niya kay Pacman na nag-aabang lang si Marquez. Who's better? I think Mayweather because it's a difficult style. Sa iba pang balita, Bob Arum interesado ikasang bakbakang Tank Davis versus Shakur Stevenson. Malaki raw ang pangalan ni Davis kaya laging pinag-uusapan. Pero tiwala si Bob Arum na kayang talunin ni Stevenson. Kaya umaasa si Arum na may kasa kay Tank Davis, hindi man ngayong taon, pwede pa sa 2025. Sa iba pang balita, trainer ni Arthur Beterbiev, hindi raw nila minamaliit ang kalaban na si Callum Smith. Matibay daw itong si Smith dahil tumanggap ng maraming power shot kay Canelo. Napakalaking mama at isang good fighter. Pero tignan daw natin kung ano ang reaksyon niya sa mga suntok ni Beterbiev. Kilala si Beterbiev na malalakas ang suntok at volume puncher. Kung makalusot si Smith, siya na ang babasag sa perfect record ni Beterbiev. May kartada ito ngayon na 19 wins, 19 KOs, walang talo. Kaya abangan po natin ngayon January 13. Sa ibang banda, pambansang kamao Manny Pacquiao at Dwight Howard. Si Pacman na ba ang susi para makapaglaro si Dwight Howard sa Pilipinas? Magkano kaya ang TF ni Howard mga tol? Papayagan na ba siya maglaro sa Pilipinas?